America, meet George Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni George Sibial sa Kapatid, kapamilya, kapuso, isang magandang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning po sa inyo. Samahan naman ninyo ako sa isa ko pong episode ng aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. At maraming salamat po sa lahat ng aking mga viewers, followers, subscribers. Sana po isubscribe ninyo ang aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Kahapon po, pinag-uusapan, tinatalakay po natin ang problema po ng EBS-CBN. Noon kung saan ay nagbibigay tayo ng mga ilang mensahe na pabor at kontra sa EBS-CBN. Ngayon naman po, samahan ninyo ako sa panibago naman na ating pag-uusapan sa araw na ito. Ito pong usapin po sa transportasyon na gusto ko po sanang i-share sa inyo kung gaano ba ka-importante, kahalaga sa ating mga kababayan, maging sa akin, sa inyo at sa ating lahat, na ito pong means na pagpasok sa ating mga trabaho o pagpasok sa ating mga negosyo, ito pong sasakyan o may masakyan tayo sa bawat nating ginagawa at ginagalaw. Diba? Samahan ninyo ako. Ayon ho sa ating gobyerno, ang pag-uusapan po natin ngayon na means of transportation, ito pong sinasabing motorsiklo o angkas at yung bike o bisikleta o cycling. No? Mga ilang grupo na nakausap natin, dito naman po sa pagmumotor o pagmumotorsiklo. Ikaw isang, meron kang motorsiklo. Ito yung sinabatas na yung sinasabi po nilang doble plaka na kung saan ako po yung lungkot na lungkot na bakit kinakailangan pa yung doble plaka. Ibig sabihin ho, sabi nila na kaya po daw nilalagyan ng plaka sa harap at pati sa likod na malalaking plaka upang pong makita ngayon kung sino po yung lumalabag o gumagawa ng krimen sa bawat lugar. Sa aking pananaw naman, sa aking point of view, sa aking pag-analisa, eh para bang sinasabi natin na kulang po, may kulang po ang ating gobyerno, lalo na po sa hanay ng ating kapulisan. Dahil kung ang tinutukoy ninyo ay doble plaka para makita ka agad na mayroon siyang plaka, abay, hindi po naman ako sinasabi ko kontra o hindi naman ako sinasabi papabor. Diba? Doon pa lang po sa isang plaka, ang ating pong LTO ay hirap na mag-produce ng plaka na isang katulad ko, mayroon pa akong motorsiklo. Nitong darating na Nobyembre, magtatatlong taon na po ang aking motorsiklo. Sa tatlong taon na iyan, hanggang ngayon, wala pang plakang ibinigay ang LTO para sa aking motorsiklo. Tapos ngayon, magpapalabas kayo ng doble plaka. E doon pa lang sa isang plaka, hindi nyo na ma-provide o ma-produce. Paano pa yung dalawang plaka o doble plaka? At ayon naman, sa inyo, ang LTO ay mayroon na pong kakayahan para gumawa o magpalabas ng plaka. Gawin nyo para naman kaming mga may-ari ng mga sasakyan, hindi lang po motorsiklo, maging sa sasakyan, ay magkaroon na po kami ng sarili naming plaka na hindi na po kami bumibili kung saan-saan upang ipagawa namin ang plaka namin. Doble plaka, bago naging doble plaka, doble gastos muna kami. Isa pa po sa akin pong nakikitang naging problema po. Ito pong pagmumotorsiklo o pagmumotor sa madaling salita. Bawal po ang angkas. Okay, granted, pwedeng bawal dahil nga po sa sinasabi pong ipinatupad ng ating gobyerno, nito pong sinasabing physical distancing
o social distancing. Tama po sila dahil para naman sa ating kapakanan yan. Pero ang tanong ko po dito, at alam ko po na marami po sa inyo ang tiyak na sasang-ayon sa akin pong sasabihin. Pakinggan po ninyo ang akin pong mga ilang kwento. Meron po akong naisip na isang bagay na nakita ko po sa social media na magpagawa o gumawa ng isang ID para po sa angkas at ikaw na magpapatunay na kayo ay mag-asawa o live-in partner. Kasi ang live-in partner ay hindi po nila tinatawag, kinukonsidera na mag-asawa dahil walang pong marriage contract. Di ba? So, mag-asawa o live-in partner, pwedeng iangkas. Or anak o kapatid na pwedeng nakasama mo sa iyong tahanan. Di ba? Ito po isa sa aking mga katanungan na hindi raw pinahintulutan, hindi pahintulutan ng gobyerno natin dahil hindi nga may patupad yung physical distancing. Pero hindi nila alam na sa loob ng tahanan, ang mag-asawa o magkapamilya, kapuso, kapatid, ha, kapamilya, kapuso, kapatid, ay magkakasama sa isang bubong o sa isang tahanan. Ang tanong ko dito, mga kababayan, kapuso, kapatid, kapamilya, meron bang physical distancing o social distancing sa loob ng tahanan? Di ba? Wala. At ang ating mga mahal sa buhay, katulad ng anak natin, sinasabi ba natin sa kanila na anak, huwag kang tumabi, o huwag kang lumapit, o huwag kang kumis ki daddy, o ki mami, o ki mama, o ki papa, o ki lolo, o ki lola? Wala. Dahil gusto natin maging kasama, makasama sila. Dahil naniniwala tayo sa sarili natin, mga kababayan ko, kapuso, kapatid, kapamilya ko, na hindi po ako COVID-19 victim, di ba? Wala po akong sakit. Kaya alam ko sa sarili ko at alam ko sa pamilya ko na kami po ay maayos at malinis. Kaya kami po ay nagsama-sama at nagkatabi. At may iba tayo ng konti. Ang mag-asawa, hindi mo po pwedeng hindi magsiping yan. Hindi magkatabi o anumang tawag nila doon. Kaya nga ang tanong ko po dito sa ating pong gobyerno, ha? Sa IATF, sa DILG, sa LTO, MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno na sila po ang may kaalaman para sa usaping ganito. Bakit ho hindi nyo pahintulutan? Hindi naman niya naghanap buhay kung hindi magkasama yan, maihatid. Dahil yan po ang nakikita kong pinaka-simplest, easiest form ng transportation na makakatulong sa atin ngayon. Ito pong motorsiklo na iangkas mo ang iyong mahal sa buhay para pumasok sa kanya-kanyang, kani-kanilang trabaho. Ang tanong ngayon, ano ba ang naitulong ninyo sa mga taong naglalakad dahil walang masakyan at hindi pwede umangkas sa motor? Ano po bang naitulong ninyo para po sila makarating sa kanilang trabaho na hindi sila nahirapan, na katulad ng pagpapahirap ngayon sa mga may mga motorsiklo? Di ba? May tama ba ako? O kayo ang may tama? At bago ko po bitawan ang pag-uusap, ang kwento tungkol sa motorsiklo, sana po ang gobyerno natin mapanood nila itong aking munting video. Di ba? Na sabi ko nga, doon po sa ginagawa po na during the time ng mayroon pong enhanced community quarantine o modified enhanced community quarantine, na mayroon po tayong quarantine pass. Siguro po, sana bigyan po ng sapat ng panahon at sapat na pag-analisa at pag-aaral ng ating gobyerno ang pag-angkas ng ating mahal sa buhay. Diba? At bigyan po ng kapangyarihan ang barangay na siyang mag-determine, siyang magsasabi na ito po yung umangkas sa akin dahil nandiyan po sa isang ID. At malalaman nila kung fake o hindi yan yung ID, kasi ang mismong barangay ang mag-provide ng ID na yan. At kung sakali man na
Isang papel lamang. Ha? Isang papel na nakasulat ang pangalan mo katulad sa quarantine pass. At ilaminate mo lamang para pagkadating sa checkpoint na yung bang sakay mo ay totoo bang mahal mo sa buhay. Ipakita mo lamang kasamang iyong lisensya at yung iyong identification card na galing mo o authorization letter na galing mo sa barangay na kayo po'y magkapamilya, kapuso, kapamilya, kapatid. Diba? Dahil ako po'y naawa sa ilan pong mga commuters. Ako po'y naawa sa ilan pong nagmamayari ng mga motorsiklo na hindi po nila magamit, kaya po sila bumili ng motorsiklo para po magamit nilang mag-anak, magkapamilya, magkapatid, magkapuso para po sa kanilang means of transportation. Hanggat dito na lamang po ang ating pong talakayan o sa usapin ng motorsiklo. Sana po kayong mga nakapanood nito, i-share ninyo upang makarating sa mga kinaukulan. At sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. At pakipindot lamang po, pakiclick lamang ng notification bell upang po aking mga videos ay mapapanood ninyo. At pakilike, comment, higit sa lahat pakishare. Pakishare ang aking mga videos. Thank you so much po sa inyo. At isa pa nating pag-uusapan, ito pong sinasabi ko nga, una nating pag-usapan ay usaping motorsiklo. Pangalawa nating pag-usapan ay ito pong bike o bisikleta o cycling. Sana po ang gobyerno natin magkaroon na po ng sapat at tamang batas na para po mabigyan, katulad po sa ibang mga lugar na mayroon pong tinatawag na sariling linya o bike lane. Ika nga, na para po maging priority sa linyang ito ang bisikleta upang pong maging safety naman ang ating pong na mga cyclist o sa mga nagbibisikleta o nagbabike, diba? At sana po huwag pong samantalahin ng ilang mga negosyante na tumaas po ang presyo ng bisikleta. Sana po hindi magkulang din ng supply, kasi po nakikita ko sa ngayon hindi tayo nakatiyak na ito pong pagpapatupad natin ng general community quarantine na walang maging problema. Sana po dalangin natin na magtuloy-tuloy na. Paano kaya kung matulad tayo sa ibang bansa na diniklara nilang ganito, biglang ngayon nagkaroon ng second wave, di ba, ng COVID-19. Pero wag naman sana. Dalangin ko naman, wag naman po sana. Di ba? Kaya po, iyan po ang aking mga tinitignan na mga sitwasyon. Na sana po, ang pagbibisikleta ay maging safety po ang ating po mga bikers. Di ba? At sana po, magkaroon po ng totoo at sapat na batas para protektahan ang ating po mga bikers o mga siklista sa ating bansang Pilipinas. Mayroon silang sariling linya, bike lane. Mayroon sila pong tinatawag na mas prioridad sila pagdating sa mga intersection para sila mga pedestrian na tumatawid, na kailangan po tumigil ang lahat ng sasakyan na may makina kapag may makita silang tumatawid na tao o tumatawid na nagbisikleta. Dapat sana ang ating mga batas yan po ang gamitin ninyo. Isipin ninyong mabuti. Isip. Please. Di ba? At sana po mangyari na magawan. Sana po yung pong nagpapatawag ng hearing para po sa ABCB, sana po gawin nyo na ito. Motorsiklo at bike, bisikleta, na mabigyan po sila ng sapat at tama pong batas para po protektahan ang mga nagbibisikleta, at magkaroon na rin po ng batas na maibalik na po sana. Ha? Maisulong na ang batas na maibalik na po sana ang angkas sa mga nagmumotorsiklo. Hanggang dito na lamang po, at isang magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Suportahan po natin ating gobyerno, lalo na po ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming po salamat. Stay at home kung di naman kayo papasok ng trabaho, at laging stay safe.
Diba? Paalala ko lamang, maglinis po ng ating kamay, maghilinis ng ating katawan gamit ang safeguard, maglinis ng ating tahanan o ng ating sasakyan gamit ang Sonrox upang po mailayo tayo sa mga virus, maprotektahan tayo. At again, marami pong salamat sa inyo, mabuhay po kayo, at thank you so much. Thank you sa aking mga viewers, followers, subscribers. Thank you so much sa inyo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Diyos mabalos, dagang salamat. At mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless, to God be the glory. At ingat po tayong lahat. Okay, magkita-kita tayo sa sunod ng aking mga video. Thank you so much. Huli ka, ni George Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto. Walang kinatatakutan. Walang iurungan sa serbisyo publiko. Kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka, ni George Sibial. Okay, kita-kits tayo sa sunod ng aking mga video. Pagpalain tayo ng Panginoon. Lagi po tayong magdasal at magtiwala sa nag-iisa at tunay na Diyos. God bless. Ingat, ingat po, mga kapuso, kapatid, kapamilya.